Uy, multing natin mga bay, ang lakas kumain, oh. Grabe, oh. Pailan-ilan pa lang yung itlog nito, pero kailangan pa natin yan silang bakunahan. Double vaccine. Isang patak, isang turok. Lakas kumain, oh. Gutom na gutom. Kasi ilang linggo rin silang hindi pinapakain. Multing na sobrang gutom. Grabe mga bayo. Parang makina yung bunga nga, oh. Grabe, oh. Lakas kumain. Tingnan nyo yung mga ulo nila, oh. Sabay-sabay talaga, oh. Walang nagpapahuli kasi baka sila yung maubusan, eh. Oh, molting. May ilang pirasong itlog ng pumapatak mga bay. Ayun, galing ng ating molting. Success. Molting na kaunti lang yung patay. Kasi yung mga old na style ng pagmamolting, halos mga ngangalahati yung matitira dyan. Yung sa amin, ilan lang, nasa mga 3% or 4% lang yung namatay na ito nung minulting natin. Tapos nung kumain, no? Bumabawi sila sa kain. Pwede kayo magtanong mga bay kung ano ang paano ang proseso ng pagmumulting. Pagbibigay tayo ng counting tips tungkol sa pagmumulting natin mga bay. Lakas ng kumain. Multing. Ilan binigay mo dong? Ayon. Kaya pala lakas kumain. Anin na sako ang binigay dito mga bay. Ibig sabihin yung pasilyo na to, dalawang sako ito. Pero maya maya lang, ubos na kaagad dyan. Sa hindi pa nakakaalam sa molting mga bay, pwede kayo mag message, magtanong. At magbibigay po tayo ng kaunting tips tungkol po sa pagmumulting. At kung ano ba ang purpose, bakit natin minumulting ang ating mga manok mga bay. Ano bang dahilan kung bakit? Marami po tayong kadahilanan kung bakit nagmumulting tayo mga bay. Kaya, yun. Nalampasan nila ang dingit ng kaubusan. Kasi yung dating mga pagkista ng pagmumulting, halos maubos talaga yan. Grabe talaga. Pero ito, bagong style ng pagmumulting. Tuloy-tuloy pa yung bagsak ng kanilang mga balahibo. Ayan mga bay. Ganda ng ating mga manok. Oh. Kondisyon na kondisyon. Your eyes in the sea. Oh. Oh, mula na sila mga bayo. Mula na ang kanilang mga palong.